Axie. Axie kayo. Siguro interesado ka na malaman paano ba talaga magsimula, paano ba makapasok sa mundo ng Lunasia. Kailangan natin ng passport para makapag-interact sa loob ng Axie Infinity. Siguro nakapag-research ka na. Sa dulo ng video na to, ang goal natin is magkaroon tayo ng Axie Infinity account fund doon, pambili ng mga Axies para makabuo tayo ng team. So far, meron akong isang team. Pinapalaro ko sa kapatid ko. Hulaan nyo, tingin nyo ba tawag niya sa akin manager? Hindi, hindi. So, tawag niya sa akin kuya pa din. Di ba, walay? Guys, sa video na to, hindi ko muna isasama kung paano ako nakapili at nakabili ng Axie sa marketplace. Kahaba yung video natin. Kung gusto mong malaman kung paano ko yung ginawa, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. I-click yung notification bell para updated ka sa mga video. Diba, swabe? Naisingit ko pa. Para sa mga bago sa channel na to, I am Nick. I am not a financial advisor. Financially challenged lang. Guys, hindi ko in-endorse yung game na to. In-ensure ko na yung risk na itetake ko dito is calculated and acceptable sa side. Nag-enjoy lang talaga ako na mag-create ng mga helpful contents. So, simulan na natin. So, seryoso na, guys. Guys, since yung Axie game asset is considered as tokens, kailangan natin ng digital wallet para ma-store yon. So, guys, yung una natin gagawin is mag-search tayo ng Metamask. Ito mismo yon yung i-click natin. So, ensure lang natin na HTTPS siya. Tapos, metamask.io. So, important yung spelling na yan para ma-ensure natin na hindi fake yung ma-access natin. Ida-download natin tong Metamask. Gamitin natin is yung Chrome. Install lang natin siya sa Chrome as an extension. Then, mare-redirect tayo dito. So, add to Chrome lang. And, add natin siya as an extension. So, dapat lalabas siya dito sa upper right. Actually, kung hindi man siya lumabas sa upper right, you can just go to the tools and then extension. So, makikita natin, nandyan na siya. I-start lang natin to. Wala pa tayong wallet. So, create lang tayo ng wallet. And then, for this one, no thanks. Nominate tayo ng password natin. Create lang tayo ng account. And then, after that, click next. Tapos, nandito naman tayo sa secret backup. Make sure lang matabi natin to para mas maging madali sa atin yung pag-backup and restore ng account. Hindi natin to i-share sa iba. Pwede nila na ma-access yung account natin and later on masayang yung mga investment. So, recommended na isulat na lang natin to sa papel, sa physical notes natin para ma-ensure natin na hindi rin siya ma-hack at sinave natin digitally. Lagay muna natin siya sa notepad. Yan, para magamit natin siya mamaya. And then, it's all done. So, confirm lang natin siya. Close natin to. So, kung mapapansin nyo, meron na tayong Metamask. Install naman tayo ng Ronin Wallet. Pupunta lang ulit tayo sa Google. Search Ronin Wallet. Gamitin natin to. Make sure may HTTPS. And then, ganito rin yung setup niya. And then, let's open. Add to Chrome. Add extension. So, meron na tayong Ronin. Nandyan siya. So, punta lang kayo sa upper right. And then, ipin natin. So, para makita natin yung dalawa. Unahin na natin tong Metamask. And then, ilagin natin yung password natin kanina. So, yun. Nakalagin na tayo dito. And then, dito naman tayo sa Ronin Wallet. Get started. I recommend na gamitin na lang natin yung seed phrase kanina galing dun sa Metamask para mas madali tayo mag-sync. And then, lagay lang ulit natin yung password na gusto natin. And then, import wallet. So, yun na. So, meron na tayong wallet na nakreate. So, guys, para naman sa kaalaman nyo rin, yung Ronin yung sidechain na ginawa ng Sky Mavis. Ito naman yung mechanism para ma-secure yung tokens or yung mga digital assets sa blockchain. So, yung Sky Mavis naman, ito naman yung company na nasa likod ng Axie Infinity and ng Ronin. So, dito lahat nangyayari yung mga Axie activities and transactions. Para ma-access natin yung Ronin, kailangan natin ng Ronin wallet. Kaya, sinetup natin ito ngayon. So, guys, yung next naman na gagawin natin is mukunta tayo dun sa Axie Infinity na marketplace. So, ito yung Axie Infinity marketplace. Well, pwede mo rin naman siyang i-search. And make sure lang natin na ma-HTTPS and then tama yung spelling niya, marketplace.axieinfinity.com. Minsan kasi guys, yung mga, for example, yung letter I dito, nagagawa rin nilang letter L.
possible na siya na ma-consider na phishing site. Pwede rin na Axie lang to, and then wala yung bundle dito. So totally fake yung website na ma-access natin. So yung phishing site dito, nangingisda sila ng mga account. Nangingisda. De, joke lang. Hindi pala nangingisda. Dito sila nagnanakaw ng mga account passwords and credentials. Parang pinapakita nila na totoo yung website pero hindi. And through that, nahahack nila yung account ng mga nag-i-invest sa Axie Infinity. Yun, nalulugi sila and magugulat na lang sila yung mga Axie nila or other assets dun sa account nila na ipapasa siya sa ibang mga account. Kaya i-make sure natin na tama yung sites na mga ginagamit natin. So guys, ngayon naman ang gagawin natin is magla-login tayo dito gamit naman yung Ronin wallet natin. So, confirm lang natin to. Then, ayun, bibigyan kanya ng account name. So, save lang. Pwede mo naman yan i-edit later. And then, make sure lang natin na ma-confirm natin yung account gamit yung email address natin. Lagay lang natin yung email natin dyan. And then, makakakuha tayo ng code. I-enter lang natin yan dito. And then, i-confirm natin. After natin ma-confirm yung code dito, ibig sabihin may Axie Infinity account ka na. So, congratulations. Pwede ka nang tawaging manager or gamer. So dito naman guys, pinapakita ko lang yung account ko. Nagawa ko na before. So ito na yun, working na siya. Para makabili ako ng Axie, so pumunta lang ako dito sa marketplace. Pwede na akong pumili ng mga Axie na gusto kong bilhin or any digital asset na part ng game na to. Regarding sa pagbili ng mga Axie, kukover ko na lang siya dun sa next video. Ang mahalaga ngayon is paano ba makapag-transfer ng fund para makabili tayo ng Axie dito. So, kailangan natin lagyan ng laman yung Metamask natin. Para gawin yon, marami tayong mga options. Merong Coinbase, popular way is gamitin natin yung Binance account. So, yung ipapakita ko na lang is yung previous transaction ko na naging successful. So, punta lang ako sa Binance wallet and then overview. Meron akong Ethereum dito sa Binance account ko. So, ang next na lang is to log in sa MetaMask. Makuha ko dito yung address nitong MetaMask account ko para doon ako makapagpadala ng Ethereum na coming from Binance. Ika-copy ko lang to. Balik ko sa Binance, punta lang ulit ako sa overview, puntahan ko yung coin, kiklik ko lang to, and then magwi-withdraw. Tapos na-save ko na kasi yung address na yun sa address book, pero para makita nyo rin paano ko siya na-whitelist, itong address na to, same lang to nung kinopy natin. Sinave ko as MetaMask, pero how to add, so punta lang sa address management. And then add new address. And then if you fill out lang natin to. So yung address label, anong gusto nyong itawag doon. Yung current setup ko, pinangalanan ko lang ng MetaMask. So for example, test muna yung lagay natin dito. And then piliin natin yung ETH. Tapos naman is yung address na kinabi natin from MetaMask. Yan natin ilalagay. Tapos yung network natin is ETH. And then yung address origin natin, so wallet address, so piliin lang natin yung MetaMask, and then okay. Tapos i-tick na lang din natin to, and then save. Pero hindi ko na yun gagawin kasi na-save ko na siya sa MetaMask, so piliin ko na lang siya dito sa address book. And then max, para makuha natin lahat ng available. And then click withdraw. So, itong nasa baba naman, ito yung previous transaction ko na successful. So, ulitin ko lang din. So, meron akong mga security codes through email and mobile phone. Kailangan natin i-provide yon para secured and verified yung mga ginagawa nating transaction. And then, completed. Magkakaroon siya ng history sa baba about the transaction. So may nakalagay na 0 out of 12. So hihintayin lang natin yon. So pwede nyo i-click to monitor yung process update. So usually inaabot siya ng mga 2 to 3 minutes. So ito pinas forward ko lang, so completed na. Check natin kung pumasok na. So, pumasok na siya sa MetaMask. Check naman natin yung laman ng Ronin. So, nakita natin kung ano yung current na value niya. So, ililipat natin dyan yung
nasa Metamask, click lang yung bridge, and then i-copy natin yung Ronin na address. Make sure na meron siyang Ronin. Okay. So yun, nandito na tayo sa bridge. Ito yun, kailangan click natin yun. And then click deposit. And then punta tayo dito sa mga kailangan i-fill out. So select lang natin yung ETH, yung 71492, acceptable with gas fee. Confirm. So that's it. So papasok na yun doon sa account mo sa Axie Infinity Ronin wallet, and then pwede ka nang makabili sa marketplace. So yung mga naging experience ko in buying or building my Axie team, i-share ko na lang yun sa next video. So i-share ko na lang lahat ng mga links sa description. Feel free to ask questions kung meron akong mga na-miss out dito sa video na to. Thank you for watching, stay safe, and bye!